your hands and shout. The Lord is with us now. Lift up your voice and sing. He is holy. Lift up your hands and shout. The Lord is with us now. Lift up your voice and sing. He is holy. Welcome to online church. Let's shake our places with our praises today. Let the presence of God fill us. Say this now with us. The roots are shaking. Let hearts awaken. Our God is moving. Forever changing us. The roots are trembling. There is revival. The sound of worship.
Saan kami ngayon without you, Lord. That's why we're crying out today. Come like a rushing wind. Come like a flood and sweep through us, Lord. We want you, Lord. We want your presence. Fill us, Lord. Pour out your spirit on us today, Lord. And our hearts are ready to listen to you today, Lord. We ask for more of you and less of us today. That's how we need you, God. That's how we want you, Lord, in us. More of you, more and more of you, and less of us today. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Praise God. Kung meron po kayong katabi na hindi nyo kilala, ay tanungin naman natin yung kanilang pangalan. Okay po. Kung kilala nyo naman po yan, pwedeng tanungin nyo rin yung bank account. Ganun. Okay, good afternoon, everyone. Pag may bago po tayo, pwede ba natin palakpakan yung isa't isa ngayong oras mong ito? Alam nyo po,
Sa totoo lang, marami sigurong kinakabahan dahil baka hindi makapag-church or kung ano man. But ako po, kampante ako eh sa mga taga Amazing Hope. Kilala ko po ang mga taga Amazing Hope. Iba yung level ng katapatan natin sa Panginoon. Iba yung level ng katapatan natin sa pagsamba. Proven na po yan. Ganyan po kabuti ang Panginoon sa buhay natin na walang kahit anong bagyo, ulan ang pwedeng, alam mo yon, itapat dyan para hindi ka makasamba sa Diyos. So napakabuti po ng Panginoon sa buhay nating lahat. And naniniwala po ako na marami na pong mga himala, pagpapala tayong na-receive galing kay Lord, pero hindi pa natin nakikita lahat talaga. Mas marami pa po. Amen po. So pakisabi nga sa katabi mo, ready ka pa ba? Mga kapatid, so again, good afternoon po. I'm Pastor Edward Dugan po, para sa mga hindi nakakakilala po sa akin. So mamaya, gusto nyo makipagkwentuhan, makipag-usap, so pwede po tayo mag-usap. So tayo po ay nasa pangatlong topic na po ng ating bagong series for the month of July, entitled Glitches. And sabi po natin dito, pinag-aaralan po natin ano ba yung mga magagandang gawin po natin sa buhay natin kapag dumaranas po tayo ng mga mabibigat na sitwasyon, madidilim na sitwasyon ng ating buhay. Okay po, not unlike before, kapag na-experience po natin itong mga darkness na ito, mga kapatid, yung mga problema po natin ay agad-agad na po tayong nawawala, agad-agad na po tayong nagwawala. Kaya nga po, napaka-importante ay inaaral po natin paano natin, ano yung mga hakbang na gagawin po natin. Okay, at isa po sa mga glitches po natin sa buhay, mga short circuits po, na ating pwedeng ma-encounter sa buhay ay yung shallowness. Okay, shallowness. Pakisabi nga po, shallowness. Magtataka po kayo, marami kayong ma-encounter na tao na, alam nyo yun, kahit ang tagal-tagal nang nakakapakinig ng salita ng Diyos, ang tagal-tagal nang tinuturuan, yung iba nga, baka pwedeng nagtuturo pa. Pero onting, alam nyo yun, onting bagyo lang. Wala pang level 1 yung bagyo, hindi pa nga matindi yung lindol, ay nabubunot na po agad. Nawawala na po agad. Okay? Nag-i-struggle, na-stumble na po agad, nag-fall na po agad. Why? Ang isa po sa reason nito ay yung babaw po, yung ang lalim ng kababawan po natin. Okay? Ang lalim ng kababawan po natin sa buhay. Hindi po tayo na ibaon, okay po, palalim, na pwedeng maging dahilan ng ating paglago at pagtibay, mga kapatid. So, marami na po akong na-encounter na ganyan. And even me, okay po, I will admit na somehow na-experience ko po ito. Kaya nga nung naintindihan ko to ay ito pala yung reason kung bakit sa simpleng tukso lang, simpleng problema lang, ay naiiwan ko na ang Panginoon. Kasi nga, ang babaw ko eh. Ang babaw ko pa sa mga bagay na dapat nagpapalalim ako. Okay? So, hayaan nyo po ngayong hapon na ito, mga kapatid, i-address po natin itong shallowness natin. So, paano ba natin madidil ang malalim na kababawan po natin? Okay? So, ready na po kayo? Kindly open your Bible in the book of Proverbs chapter 9, verse 6. Proverbs 9, verse 6. Sabi po dito, "Leave the ways of fools. If you do, you will continue to live. Do what wise people do." Okay? Now, basahin ko po sa easy to read version, kung meron po dyan. Sabi dito, "Leave your old foolish ways and live." Iwan daw po natin. Then mabuhay tayo. "Advance along the path of understanding." So purihin po si Lord sa pagkabasa ng kanyang salita. Sige po, minsan ba, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Again, how to address your shallowness? Ano yung gamot natin dito? Ano yung dapat natin gawin? Paano natin i-deal ito? Importante po, madeal natin yung ugat eh, yung root ng problema. Hindi po, sometimes, sabi ko nga nung nakaraan, sometimes ang pag-deal po natin sa problem, yung fruit na, yung bunga na. Okay, yung bunga na. So may ginagawa naman ako, bakit ganon? Paulit-ulit lang. Baka hindi mo na-address yung root, yung cause. Bakit ka nalilate? Bakit tayo nauubusan ng, bakit tayo nababaon sa mga bagay na mali? Yung mga ganon. So importante po, madeal natin yung root. So isa sa reason, mga kapatid, kung bakit maraming Kristiyano, maraming mananampalataya, ang bilis mabunot,
ay dahil po mababaw. Ito po yung root, okay? Yung ugat. So ano yung kailangan gawin? Number one, pakisabi nga po sa katabi mo, ready ka na? Kung wala kang katabi, pakisabi sa sarili mo, ready ka na? Okay, number one, verse 6, tignan po natin ito. Sabi dito, again, leave your old foolish ways and live, advance along the path of understanding. Number one po, paano natin i-address itong mga o yung situation natin ng pagiging mababaw na nagre-resulta po, sabi ko nga kanina, paulit-ulit kong sinasabi, ang dali natin mawala, ang dali natin mabunot, ang dali natin magtampo, ang dali natin mauga, ang dali natin mapaniwala na hindi mabuti ang Diyos, hindi na naghihimala ang Panginoon. Ang daling mapaniwala, itong mga mabababaw na ito, nung mabababaw pa po tayo, ang dali nating mapaniwala na napabayaan tayo ng Diyos. Ang dali nating mapaniwala na okay lang ang hindi mag-church. Ang dali nating mapaniwala na meron pang mas importante sa Diyos. Okay? So anong kailangan gawin? Number one po is abandonment. Say it with me. Abandonment. Okay? So, malinaw po mga kapatid, kung meron tayong gustong, of course, kung meron kang gustong puntahan, ay kailangan meron kang iwan. Abandonment. Now, there are two ways to take this word. Dalawang bagay po ang gusto kong maintindihan natin. Paano tayo aalis dito sa shallowness na ito, shallowness na ito, itong mababaw na sitwasyon po natin mga kapatid, or kalagayan po natin. Una is abandon your foolish fears. Sabi dito, forsake the foolish. Forsake the foolish. Isa sa dahilan po kung bakit nanatili tayo sa mababaw na sitwasyon ng ating buhay, mababaw na pagkaunawa, pagkakilala, ay dahil po mabababaw din po ang ating mga kasama. Pag sinabi pong foolish dito mga kapatid, or mababaw, dito yung mga walang alam. Forsake the foolish. Sa Bible po, pag sinabi ng Bible na foolish, isa po dyan sa mga sinasabihan ay yung mga walang kaalaman patungkol sa Diyos. Okay? So iwan daw po natin ito. Bakit? Kasi hindi ka nila dadalhin sa paglalim. Hindi ka nila dadalhin sa paglalim na pwedeng magresulta ng pagkatibay mo. Biruin mo, 24 hours ang kausap mo, walang knowledge about God. Try to imagine anong epekto sa'yo niyan. Di ba? Isang linggo kausap mo, walang kinalaman sa kabutihan, walang kinalaman sa kapangyarihan, at sa miracles na ginagawa ng Panginoon, walang kinalaman sa salita ng Diyos. Ano kaya pwede maging epekto sa iyo nito? Mga kapatid, naiintindihan po natin yon, mga kapatid. Puro kausap mo, puros galit, puros ambigat ng problema. Whereas kapag ang kausap po natin mga kapatid ay may mga plano patungkol sa Diyos, kilala ang Panginoon, iba po ang ating sitwasyon. Pero ang gusto po nating lumalim, gusto nating maging matibay, makaalis sa mababaw na pangunawa patungkol sa Panginoon, we need to abandon our foolish fears. Alam niyo po, sa ibang tao mukhang mali ito. Mukhang mali ito para sa iba. Pero ito ang pinakatamang gagawin mo para umusad ng maayos ang buhay mo. Si Pastor Edward po, hindi rin po naging maganda ang journey ko. Of course, I experienced vices. Naka-experience din po ako ng vices. I've been to a lot of wrong relationship. Na-experience ko po din yan mga kapatid. But when I decided na, Lord, gusto ko na pong mag-ayos, gusto ko nang magtino, ayaw na kitang saktan sa paraan na sinasadya ko, kasi alam kong nasasaktan kita kapag ginagawa itong mga bagay na ito. Alam niyo po, isa sa mga paraan na ginawa ko, iniwan ko yung mga kasama ko. Ibig sabihin, iniwan ko itong mga to. For example, itong mga kainuman ko. Iniwan ko yung mga kachongkean ko. Mga ka-two-jointsan ko, iniwan ko. Iniwan ko yung banda ko. May banda po ako noon eh. Banda rito lang naman. Iniwan ko yun. Mga kapatid, kasi malinaw sa akin, hanggat kasama ko sila, hindi ko marireach yung goal ko. Totoo po yun. Hanggat kasama ko sila, hanggat sila ang kumakain at umuubos ng oras ko, hindi ko marireach yung goal ko. Magkaiba na yung gusto namin mangyari sa buhay eh. Okay lang kung pares pa rin kaming gustong mangyari.
na kada hapon lasing kami, okay lang yun, magkakasama kami. Pero during this time, iba na po talaga. Nung nag-aral po ako, mga kapatid, bumalik na ako sa pag-aaral, naintindihan ko to, nag-aaral po ako. Noon, okay naman, okay lang naman, aral lang, pasok lang. Pero wala talagang natututunan. Pero nung sabi ko, Lord, hindi na, aayusin ko na talaga. Sumama po ako sa mga estudyanteng gustong matuto. Kasi may mga estudyante pong gusto lang makapagtapos, pero wala namang kinalaman sa, hindi naman nila desire na matuto. Meron pong ganyan. Meron nga pumapasok sa school, pero hindi pumapasok sa room. May ganun po. Okay po. So nag-iba, iniba ko yung kasama ko. Mga kapatid, pwede pong magtanong sa inyo ngayong oras na ito, ano yung mga bagay na meron ka ngayon sa paligid mo na hindi ka dinadala sa pagkalalim mo? Pagkatuto, pag-asenso, paglago, sa pananampalataya, success, promotions. Mga kapatid, we need to abandon our foolish peers. Mga kasama sa kasamaan. Mga kasama sa kalokohan. Baka kailangan mo nang iwas-iwasan yung kaibigan mo na maraming link. Okay, ng mga, alam mo yon, maraming link sa mga, yung mga tawag natin dito. Yung mga hindi pa palabas sa sinihan pero meron na sila. O baka ikaw yon. Ikaw na yata kailangan naming iwan. Hindi, joke lang. Okay po, abandon your foolish peers. But of course, mga kapatid, hindi naman ito yung na totally talagang wag silang pansinin, wag silang bigyan ng oras, kasi malinaw po sa atin ang ating mission. Tama po ba? Ang mission po natin is to make disciples. That is our mission. Mga kapatid, we need to win them, of course, mga kapatid. We need to do our best para ma-win sila, mga kapatid. Okay, pero kung malinaw sa'yo na hindi mo pa sila kayang balikan ngayon, huwag mo na muna silang samahan. Huwag ka na munang sumama pag hindi mo, pag malinaw sa'yo, hindi mo kayang, hindi ko kayang tanggihan yung alok nila. Huwag ka na munang pumupunta-punta sa kanila. Okay po, nandiyan dyan pa po ba kayo? Di ba? Kasi darating ang araw, sabi po nila, i-text lang halos isang buwan lang para maging ugali mo or makasanayan mo ang isang bagay. So siguro kailangan mo lang mag-antay ng ganong katagal hanggat ready ka na uling bumalik sa kanila. Na kahit anong alok nila, hindi mo na, or kaya mo nang tanggihan yung alok nila. Okay? But if you can't win them, don't join them, at least. Mga kapatid, sa mundo, ang principles ng mundo, if you can't win them, ano daw? Join them. Di ba? O sige, ayaw mo ha, hindi ka masawaya, o sige, samahan na lang kita. Ganun po sa mundo. Pero po, mga kapatid, sa atin as a believers, as a Christians, if we can't win them, don't join them. Iwas na po tayo sa mga kasama po natin na ganito, na alam po nating, alam mo yon, na kapag kasama mo sila, umiinit ang ulo mo. Kasi mainitin ang ulo nila eh. Di ba? Yung tipong may mga ganyan tao po, mga kapatid, na parang takaw gulo. Dahil po sa kanilang salita, dahil sa kanilang kilos, mga kapatid, we need to pray for them. Okay, pero pag alam mo, teka lang, parang hindi nakakatulong sa akin itong kasama ko na ito. Okay, marami pong pwedeng samahan. Dadalhin po tayo sa katagumpayan, mga kapatid. Okay, so remember, our failure is always connected to people. So tingnan mo, yung katabi mo. Yung katabi mo ba, dinadala ka sa success? Diba? Lagi po sa ating tinuturo, mga kapatid, baka may nagtatanong po sa inyo or natanong nyo na rin sa sarili ninyo, mga kapatid, ano ba yung kalooban ng Panginoon? Sino po sa inyo natanong nyo na yan? Ano ba yung will ni Lord? Diba? Kapag babalikan po natin ang Bible, sinasabi ng Bible, ang will daw po ng Panginoon is yung perfect, good, diba? Pleasing and perfect. So simple lang, ganun lang. Malalaman mo na, ay, ito, kalooban nito ng Panginoon sa akin, itong trabaho ko na ito, kasi pleasing, good and perfect. Maganda yung result. Ganda ng resulta, nalalapit ako sa Panginoon. Nilalapit ako sa mission ko, hindi ako nilalayo sa mission ko. Malalaman mo na kalooban ng Panginoon itong taong kasama mo, kasi nga, perfect, good, pleasing, good and perfect. Hindi ka nagiging demonyo. Instead, mga kapatid, nagiging kawangis po tayo ng Panginoon kapag kasama po natin sila. Okay? So again, our success or failure is always connected to people.
mga kapatid. Ang problema pa po natin, minsan ang tinataguan natin, yung mga taong nagtutulak sa atin sa success. Yun ang tinataguan natin. Yun ang kinakat mo sa, yun ang kinakat mo sa sistema mo. Di ba? Ibablock mo. Isisinsone mo. Magle-left the group ka sa GC ninyo. Or sila pala, hindi po pala kayo. Kasi nandito pa po kayo, ibig sabihin, hindi po kayo nag-left the group. Okay, you're in the right group. Okay? Andiyan pa po ba kayo? Pero malinaw po mga kapatid, malinaw po na kung gusto po nating merong puntahan, kailangan meron kang iwan. Kailangan meron po tayong iwan. So again, remember, our success or failure is always connected to other people. Mga kapatid, alalahanin mo noong mga panahon na nagkasira-sira buhay mo, meron tayong nasamahang maling tao. May nasamahan tayong maling tao. Pero nung nagtagumpay ang buhay natin, mga kapatid, nadikit ka naman sa mga tamang tao. Okay? So, ingatan mo, pag-aralan mo mabuti, yung kasama ko ba ngayon, tamang tao o may tamang tao? Baka may tama to. Okay? Check mo, teka lang, may tama yata to ah. Okay lang daw ang hindi mag-church? Ah, may tama to. Okay lang daw ang hindi mag-serve? Ah, may tama to. Kapatid, maniwala po kayo, kapag sama tayo ng sama sa mga ganyan, tatamaan tayo pare-parehas ng Panginoon. Di ba? Andiyan pa po ba kayo? Nakakatawa nga yung sinabi ni Bishop Manny, di ba, na sabi niya doon, kapag may nakausap ka daw na tao na pinipilit kang wag maglingkod sa Panginoon, di ba, nakausap mo na daw yung kalaban sa mukha ng kaibigan. Ganon. Di ba, nakausap mo na yung kalaban sa mukha ng kaibigan. Mga kapatid, so be very careful, kapatid. So again, mga kapatid, can we evaluate, okay, yung mga kasama natin, yung mga pinupuntahan mo, yung mga sinasamahan mo. Evaluate mo. Baka may kailangang iwan. Baka may kailangang iwan. Uulitin ko mga kapatid, minsan kasi ang naiiwan natin, yung mga dapat samahan. Yan yun. Kasi naman kasi, si tatay naman kasi. Araw-araw ba naman, devotion mo. Check ng ganun. Tights mo. Ang higpit, kaya nga tights eh. Yeah, joke. Nag-gets niyo po yan? Yung mga nagta-tights lang, nakaka-gets nun. Di ba? Yung isa, tighter talaga, nagbibigay. Yung isa, tighter eh. Ayaw magbigay. Okay? So again, mga kapatid, abandon your foolish peers. Okay? So pangalawa, letter B, anong kailangan iwan? Una, yung mga maling kasama. Pangalawa po, abandon your foolish practices. Yan. Hindi naman laging yung ibang tao ang problema eh. Minsan, tayo naman talaga. May mga mali po tayong ginagawa. Okay po, may mga mali po tayong nakasanayan. Once again, the choice is ours. There are two ways to follow in life, the way of wisdom and the way of foolishness. Sabi po dito, abandon your foolish ways so that you may live and proceeding the way of understanding. Kapatid, is there something in your life that needs to be forsaken? Meron bang bahagi ng buhay mo, meron bang karakter sa buhay natin ang kailangang iwan at kailangang baguhin? Okay po. Baka nagpipray tayo, Lord, bigyan mo po ako ng pasensya now na. Ang bira prayer mo, pasensya, tas gusto mo now na. Baka kailangan may magbago. Naunawaan po natin yun, mga kapatid. Kumusta po yung karakter natin? Foolish practices. Okay? Baka okay lang sa atin ang paabsent-absent. Baka tingin mo okay lang yan. Baka tingin natin okay lang naman ang nalilate, minsan lang naman. Naku po, mag-iingat tayo sa mga paminsan-minsan na yan. Maraming naparusahan, okay po, ng permanenteng parusa dahil lang sa paminsan-minsang nagawa nilang mali. Minsan ka lang naman nagtapon ng Max Candy na color yellow. Napahamak pa. Minsan ka lang tumakbo ng 80 sa Commonwealth eh. Pambira, nahuli ka pa. Kanina, kinabahan ako. Nag-check ako bigla tuloy plaka ko eh. Kasi, pwede mo nang i-check ngayon eh. Diba? No contact na ngayon eh. Mga camera na lang eh. Sa Commonwealth po, talagang matitemp ka talagang tumakbo ng 61, kahit pa paano. Kasi ang lawak po nung kalsada namin eh.
Tapos alam mo yon, galing ka sa mahabang traffic, tapos biglang wala ng traffic. Naku, ang sarap talagang tumakbo. Kaya nung nasend sa amin, dito mo pwede mong i-check kung may hit yung plaka mo. Talagang chineg ko agad eh. Quezon City na agad inuna ko, nandun lang naman ako lagi. Buti na lang, salamat sa Panginoon. At wala. Wala. Walang nakita yung camera. Pero malino sa akin, ang dami. Meron pa nga akong 100 dun eh. 100, kung ano-ano. Mga kapatid, so, teka lang. Pero hindi laging makakalusot. Tama po ba? Hindi ka laging makakalusot or pwedeng nakalusot ka sa CCTV ng kalsada ninyo pero hindi ka makakalusot sa CCTV ni Lord. Hindi tayo makakalusot sa CCTV ng Panginoon. So, kailangan ma-practice natin ito. Kapatid, ano yung mga kailangang baguhin sa atin? Baka hanggang ngayon, ha, nakikipag-agawan pa rin ng oras si Lord sa'yo. Nak naman, bigyan mo naman ako ng oras. Nak naman, alam mo yun? Alalahanin mo naman ako. Kapatid, kung gusto mong magtagumpay sa buhay, dapat malinaw sa'yo, unahin mo si Lord. Matthew 6.33, ano po ang Matthew 6.33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ang linaw-linaw eh. Unahin natin ang Panginoon. Sa finances po natin, kumusta po? Panghuli ba? Panghuli ba si Lord sa finances natin? Sa decision, panghuli ba ang Panginoon sa decision mo? Nalalapit ka kay Lord, buo na yung decision mo, buo na yung plano mo. Lord, i-bless mo na lang ito. Ganun po ba yun? Or lalapit tayo sa Panginoon, kukuha ka ng Lord, ano bang gagawin ko? Mga foolish practices po natin. Okay lang ang hindi mag-Sunday service kasi nag-life group naman ako. Foolish practices po yan. Okay na hindi magbasa ng Bible kasi nag-church naman ako. Foolish practices po yan. Ang dami pong ganyan, maniwala po kayo, nakakagulat lang. Pero may mga grupo na nagsasabi na okay lang ang hindi magbasa ng Bible. Narinig niyo po ba yun? Huwag ka na daw magbasa ng Bible. In fact, meron ngang grupo eh, kahit hindi ka na humingi ng tawad. Okay po? Kahit biruin mo, hindi ka hihingi ng tawad kay Lord, pero pag namimili ka, tapatawad ka ng patawad, eh mapatawad naman. Di ba? 10 piso na lang, tinatawaran mo pa. Natawaran pa nila. Natawaran pa po natin. Tapos pagdating kay Lord, okay lang hindi na humingi ng tawad. Kapatid, sabi po ng Bible, para ma-address natin ito, kaya nagiging mababaw po tayo because of foolishness. Walang masyadong alam patungkol sa Diyos. Hindi kilala ang Panginoon, kaya unting bagyo lang, tumba. Kasi hindi kilala ang Panginoon eh. Na kaya kang suportahan ni Lord. Pag nagkamali, wala na talaga, gulong-gulong, hindi na tumatayo. Bakit hindi niya kilala ang Panginoon na si Lord ay Diyos ng pagkakataon? So dapat mga kapatid, alam yung mga kasama natin, may alam patungkol sa Panginoon. Pangalawa, dapat tinatanggal po natin yung mga mali po nating practices, yung tinatamad tayo mag-church. Di ba? Kaya napapapost yung iba eh, nagagalit sa Planet Shakers kasi mas excited ka pa sa Planet Shakers kaysa sa church eh. Nakakaawa yung Planet Shakers. Wala namang kinalaman, wala namang ginagawa, nag-invite lang naman. Masisisi ba natin sila kung mas magaling sila sa atin? At mas gusto silang puntahan ng tao. Eh, galingan din kasi natin. Hindi ba po ba kayo? Galingan din natin para ganun. I-educate natin yung mga kasama natin. Pero ganun pa man mga kapatid. Di ba? Ayusin po natin yung practices natin sa pagsamba, sa bahay. Kaya hindi natin mawin yung mga magulang natin eh, kasi ang sipag daw natin sa church. Tapos ang tama daw natin sa bahay. Hindi naman totoo yun. Tama po ba? Hindi naman totoo yun. Ang bait sa church. Tapos, number one, teacher's enemy number one sa school. Tapo natin yon. Ang bait sa church, pero sa barangay nila, kilalang maloko. Pasimuno. So, yan po yung mga foolish ways, old foolish ways, mga kapatid, na kailangan po nating i-address para lumalim po tayo. Kasi itong mga bagay na ito yung mga kasalanan, ito yung mga harang sa paglalim po natin. Okay po, sabi po, mahirap iwanan yung mga bagay, lalo na kapag nakasanayan po natin, kahit nakasalanan pa yan, napakahirap iwanan po niyan. Mga kapatid, pero dapat pa rin iwan. Amen po ba? Dapat pa rin iwan. May mga bagay po na dapat iwan para umusad po tayo. Sa Hebrew po, ito ay peti. Okay? P
peti, ibig sabihin lacking in knowledge or expertise, lack of common sense. Sa totoo lang po, ang nagtatagumpay sa anumang larangan ay hindi lamang usapin ng arrival. Kasi sanay po tayo na para magtagumpay ka, kailangan nag-a-arrive ka, dumarating ka. Okay po? Pero gusto ko pong maintindihan natin ngayong oras na ito na kung gusto rin po nating magtagumpay, may kinalaman din po yung pag-alis natin. Eh kaya naman po nandito si Pastor Edward ngayon sa harapan ninyo kasi inalisan ko yung maling buhay. At nag-arrive ako. Nag-arrive ako sa buhay na kung saan gusto ng Panginoon nandoon ako. Sino po sa inyo naniniwala na merong inilaang klase ng buhay ang Panginoon sa iyo? Na kapag sinubukan mong lumabas dyan, magkakagulo-gulo buhay mo talaga. Subukan mo lang. Magkakagulo-gulo ang buhay po natin, mga kapatid. Okay po, parang isdang wala sa aquarium or wala sa dagat. Hindi magandang tignan. Okay po, hindi magandang tignan. So may mga bagay na kapag hindi mo iniwan, eh siguradong hindi ka uusad. Or pwede rin may mga bagay na kailangan, na kapag hindi mo in-install sa buhay mo, okay, hindi mo in-install sa telepono mo, may mga application kang hindi mai-install. Bakit? Kasi puno na. Ganun din po sa ating buhay. May mga kailangan kang i-uninstall sa buhay mo para may ma-install kang bago, mas kapaki-pakinabang. Okay po, mas hindi ka, minsan pa naman, may mga applications na nandito lang, hindi mo naman ginagamit, pampabigat lang, pampagulo lang. Hindi mo tuloy mailagay yung importante. Naunawaan po natin yon, mga kapatid. So tandaan po natin na good things begin when what? Bad things end. Alam na po nating lahat yan. So kailangan matapos yung kasamaan, kailangan matapos yung kampon ng kadiliman dahil narito na sila, di ba? Kampon ng kadiliman, oras na ng pagtutuos, kasamaan ay dapat matapos. Alam niyo po yan? Slam dunk yun. Okay? Slam dunk. So knowledge, mga kapasabi po ng Zen proverb, knowledge is learning something every day. Para daw mawala tayo sa foolishness, kailangan matuto tayo araw-araw. Dalhin mo yung sarili mo sa pagkatuto. Ay nako, maniwala po kayo. Kapag sa buhay po natin, kapag hindi po tayo natututo, uulit-ulit lang tayo sa pagkakamali. Magiging vicious cycle yan. Paulit-ulit lang. Alam niyo po ang mga Israelites, yan ang problema nila, vicious cycle. Magkakamali, patatawarin ni Lord, ibibless ni Lord, magkakamali na naman. Ganun po sila. Hihingi na naman tawad kapag hindi na kaya yung parusa, papatawarin na uli ng Panginoon, makaka-receive ng blessing. Pag may blessing na naman, aangal na naman. Vicious cycle, di makaalis-alis. Kaya ngayong, di ba, ilang taon po sila sa wilderness? Ilang taon? Ilang taon? 40. Alam niyo ba sabi ng mga scholars, mga kapatid, na hindi naman sila dapat aabot ng 40 years doon? Ilang araw lang? From Egypt to Canaan, to Promised Land, ilang araw lang, 12 pataas, ganun lang. Ano nangyari? Ba't umabot ng 40 years? Foolishness. Ang babaw. Hindi lang nakakain, gusto nang bumalik sa Egypt. Nagutom lang, gusto nang bumalik sa Egypt. Ang bira, pinapatay mo ba kami dito? Biruin nyo ha, hindi lang nakakain, papunta sa kalooban ng Panginoon na gutom, anong response? Pinapatay mo ba kami? Samantalang sa pinanggalingan nila, pinapatay talaga sila. Nakita niyo po mga kapatid, yung kababawan nakakabulag. Hindi ka dadalhin sa pagkaunawa sa kalooban ng Diyos ng pagkababaw. Pag mababaw po tayo, ang tingin mo sa correction, pinapatamaan ka. Andiyan ba po ba kayo? Tinitira ako nito. Tinitira ka ba? Kapag tinatama ka? Nakita po natin, masakit pastor eh. Hello? When was the last time nagkasugat ka? Tapos ginamot? Tapos masakit? Pinapalala ba yung sugat dahil masakit or ginagamot? Ginagamot. So may mga sakit po sa buhay natin na hindi ka para mamatay, kundi para ka gumaling. Kaya lang hindi natin maunawaan kasi bakit? Ang lalim ng babaw. Akala agad, pinapahirapan. Dahil nilalagyan ng disiplina, akala agad,
Kita po natin yun. Eh, lahat pa naman ang akala mali. Amen po ba? Eh, noon nga, akala kong pangit ko eh. Sana nakuha natin yan. Okay? So, pag hindi nyo nakuha yan, leave your foolish ways. Abandon. Okay? Abandonment. Andiyan pa po ba kayo? Okay? So, sa buhay po, hindi pwedeng lahat kinikip. Kaya po nagiging basura eh. Kasi basura na eh. Kinikip pa din po natin. Okay? So, may mga extra baggage po na dapat tinatapon para maiwasan ng shipwreck. Noong nagpunta po ako ng Korea, pangarap niyo po yun, sensya na po kayo, nauna ako sa inyo. Ganda doon. Sarap. Okay? Siyempre, first time, excited kayo. Wala ka namang alam doon eh. Binitbit ko po lahat ng gamit ko. Eh, parang wala nang balikan. Pira, dinala ko lahat. Dami kong dala eh. Pagdating ko po doon, di ko pala lahat masasama. Maalay ko ba? So, mamimili ka ngayon. Ano mas importante sa'yo? Keep mo yung gamit mo, pero hindi ka na makakapunta doon. O iiwan mo yan para makapunta ka doon. So, alam na natin ginawa ko. Iniwan ko na yung mga gamit ko. Nakapunta ako doon. Kasi hindi pwedeng bit-biting ko lahat yon. Kasi may mga certain lang na amount or baggages na kailangan mong dalihin sa mga bagay at lugar na pupuntahan mo. May mga bit-bit po tayo sa buhay na hindi naman kailangan sa pupuntahan mo. Bro, mo, may dala akong sando. Ano magiging sa sando doon? Ang lamig-lamig doon. Pagdating nga namin doon, patunaw yung yelo, pambira, naka-short pa ako. Siguro kung pwedeng sabihin, iwan mo yung short mo, siguro sinabi sa akin, pagdating ko doon, di ako makakilos eh. Sabi, hindi ko lang makausap yung nagdala sa amin kasi Korean eh. Pambira, gusto kong sabihin, sarap mong ano yun eh. Hindi mo sinabing, ganito pala yung darat na natin dito, naka-short lang ako eh. Talaga, paglabas po talaga namin ng airport, di ako nakagalaw. Kasi ang lamig. Pero yung mga kapatid, tapos ipipilit natin, hindi, dapat dala ko to, dapat dala ko to. Hindi mo nga kailangan yan doon. Yung aircon nga doon, walang aircon eh. Kasi hindi na kailangan. Yung electric fan po nila, bagay yung lumalabas. Totoo po yun, mainit talaga kasi ang lamig. So hindi ko na pinilit na, hindi na ako nagalit na, hindi, bakit nyo iiwan, gamit ko yan, importante sa akin yan. Sa pupuntahan mo, kalat yan. Sa pupuntahan mo, basura yan, hindi mo kailangan yan doon. Baka may mga kinikip pa po tayo sa buhay natin na basura na. At hanggat kinikip mo yan, kapatid, hindi ka lalalim. Galit, di ba? Tampo, inggit, kapatid, mga basura yan sa buhay po natin. Hindi ka palalalimin ng mga bagay na yan. Okay po, so ano yung unang kailangan po natin gawin, mga kapatid, paano natin i-address itong kababawa natin na ito? Number one is what? Okay po, ano daw po? Abandonment. Okay, pangalawa po. Sige po, palakpakan naman po natin ang ating Diyos na buhay for His Word. Okay, number two po, verse 6 pa rin, sabi rito, leave your old foolish ways and live. Okay, number two po is achievement. Achievement. So bakit kailangan mabuhay kung buhay naman ang kausap niya? Pastor, bakit? Live your old foolish ways and live. Eh, buhay naman yung kausap. Kasi po, gusto ko pong maintindihan natin, mamaya, makikita po natin dito, may iba't ibang klase ng life sa Bible. Pero ito pong live na ito, okay, in Hebrew is kaya. Okay, at merong dalawang bagay na sa context natin ito, itong kaya na ito. Okay? So una, gusto pong maintindihan natin yung restoration. Kung gusto mong merong marating sa buhay, may ma-achieve ka pa, kailangan merong ma-restore sa'yo. Kumusta po yung tingin ninyo sa sarili ninyo? Tama po ba yung tingin natin sa sarili natin? Kasi kapag mali ang tingin mo sa sarili mo, for example, ang tingin mo sa sarili mo hanggang dito ka lang, hindi ka na makakapunta doon. Kasi hanggang dito ka lang eh. Ay, hindi ko, Pastor, kayang magnegosyo kasi wala namang negosyante sa amin. Yun ang tingin mo. Okay? So, paano ka magkakaroon ng achievement kung yun ang tingin mo sa sarili mo? Hindi mo na agad sisimula ng isang bagay na hindi mo nga makita yung sarili mong ginagawa yon. So, kailangan ma-restore po natin yung tingin natin sa sarili natin. Kumusta po ang tingin mo sa sarili mo? Mag-iingat po tayo rito. Kasi baka hindi natin namamalayan yung standard na pala ng mundo ang hinahanap mo sa sarili mo.
ay hindi pala ako maganda. Bakit? Kasi ang sinabi ng mundo, ang standard daw nila, mga kakulay ni pastor. Huwag na kayong mangal, ako dito may hawak ng mic eh. Okay po? Yan pala ang gwapo. Pira yan. Kakalin, sila Piolo, sila Aga, sila pastor. Pampira, yan ang mga magkakalin niya. So pag hindi ka luminya dyan, hindi ka gwapo. Mag-iingat po tayo, baka napupuno na tayo ng kasinungalingan. Di ba? Baka naniniwala tayo na ang mga gwapo, blurred ang ano? Ano yun? DP. Ang tawag doon? DP? Deposit ba yan? Down payment? Ang tawag yun, yung profile sa Facebook. Di ba? Yung mga ganun eh. Pare-pares kami yan eh. Puro black and white. Pira. So kailangan maitama po yung tingin natin sa sarili po natin. Kumusta? Ano ba yung paano ka ba tinitignan ng Diyos? Okay? Kailangan ganun ng mga, kailangan merong ma-restore. Yung self-image po natin, kaya nga sa life retreat po natin, ina-address po natin yan. Okay po? Ano pa? Yung relationship mo sa kapwa mo, kaya nga pinag-aaralan natin yan. Sa kapwa, pakikipagkapwa tao. Mga kapatid, kasi ang hirap kumilos, ang hirap may marating, ang hirap maging successful kung yung mga tao sa paligid mo, kaaway mo naman. Kailangan may ma-restore. Yung passion mo, kailangan ma-restore. Kumusta po yung passion natin? Nandiyan pa ba? Bakit ka nandito? Kasi nautusan ka? Or pag hindi ka nag-church, hindi ka makakakuha ng allowance? Kumusta po? Bakit tayo nandito? Kasi I hope and I pray na kaya ka nandito kasi yung passion mo ay passion mo kay Lord. Na kaya mo sinuong yung baha, yung sarili mo sa baha, sa ulan, eh kasi mahal mo ang Panginoon. Sana ma-restore natin yun. Maniwala po kayo mga kapatid, kahit anong bagyong dumating sa buhay mo, kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay mo kapag yung joy ng salvation nasa iyo, kapatid, walang gigiba sa iyo. Kasi yung sinabi ni David, restore unto me the joy of thy salvation. Lord, balik mo kami diyan, Lord. Yung inaalala ko po, no, yung una kong na-memorize yung Jeremiah 29:11, pambihira yan. Ano pong sabi doon? The thief comes only to steal, kill, and destroy. Ang pira, sabi ko, nung una kong na-memorize yun, mali pala. John 10:10 pala yun. Di ba? Tanyo po yun. Andyan pa po ba kayo? Nung una kong na-memorize yun, sabi ko, Lord, pambira akin to. Jeremiah 29:11. Baka sabihin nyo, hindi ko alam. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Pira yan. Nung una kong na-memorize yun, sabi ko, Lord, feeling ko talaga parang na-memorize ko na yung buong Bible. Ang sarap. Nung una kong nabasa yung John 3:16, sabi ko, Lord, ang sarap. Ramdam ko yung love mo. Kumusta kapatid? Ganun pa rin ba yung pakaramdam mo? Kapag nagbabasa ka ng Bible. Gusto mo may marating sa buhay, kailangan ma-restore yung mga ganun. So mga kapag-disciple, kailangan maintindihan mo, ma-restore sa'yo yung kabuuan ng ginawa ng Panginoon sa'yo. Okay? So una, restoration. Pangalawa is revitalization. Kumusta po yung buhay natin? Kumusta po? Sabi po dito, pero give up your gullible ways. Give up your gullible. Alam niyo yung gullible, ang bilis mong maniwala. Sabi ni Lord sa akin ka daw. Ha? Ikaw naman. Ah, ganun ba? Sa'yo pala ako. Anong verse? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ha? Pambihira. Ikaw naman ay oo nga. Nasa Bible yun ah. Di ba? Napaka-gullible. Ang pira. Ang bilis maniwala. Yung ano mo, yung NMAX mo, gawin nating bisikleta. Ay oo nga, pwede. Di ba? Mga kapatid, so give up your gullible ways. Kaya nga ano eh, foolish eh. Pag mababaw ka, dali mong maniwala. Okay lang kahit hindi mag-tithe, okay lang kahit hindi mag-first fruit, okay lang kahit hindi na magsipag, kahit hindi na mag-sorry. Sabi dito, give up your gullible ways, your naive thoughts for true life. So yung buhay na meron tayo ngayon, may in-offer ng Panginoon, true life. Kasi nga naman, baka sa iba mo na hinahanap yung buhay mo. Alam mo talaga, ikaw talaga buhay ko eh. Kindatan mo lang ako, pwede na akong mamatay. Ang daming ganun. Ma-achieve ko lang itong ganitong level, ay pwede na akong mamatay.
May mga ganun po eh. Mag-champion lang ako, pwede na ako. Alam niyo po yun mga kapatid, sa iba na natin kinukuha yung meaning ng buhay. Pero dito po mga kapatid, katulad po ng John 10:10, ito yung nga yung kanina, di ba? The thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Alam niyo po yung life dyan mga kapatid, may dalawang klase ng buhay po kayong makikita sa Bible, yung bios and zoe. Yung bios, ito yung buhay natin, yung lifespan po natin, yung ginagawa natin. At yung second word is zoe. Dito po ha, sa John 10:10. Zoe. Okay, ibig sabihin po, buhay na ganap at kasiyasiya, yan po ang gusto ng Panginoon sa atin. So ibig sabihin, ang totoong achievement pala, listen, ang totoong achievement pala ng buhay natin ay si Jesus Christ. Si Jesus, hindi si Jesse. Alam, makonnect natin yun. Andiyan po ba kayo? Mga kapatid, hindi yung trabaho, kundi yung creator natin. Kasi kahit na ganda-ganda ng trabaho mo, ang pangit naman ang relationship mo sa Diyos, ay wala, hindi achievement ang tawag dyan. Na-deceive ka. Na-onsi ka. Pastor, baka hindi mo alam, ganito laman ng bangko ko. Eh, so what? So what? Kung hindi naman nakasulat, wala naman sa book of life yung pangalan mo. Wala doon sa laman ng book of life yung pangalan mo. Ano mo yung laman ng bank account mo? Di ba? Pero okay yun. Maganda yung bank account mo, tapos nandun yung pangalan mo sa book of life. Kasi ang totoong achievement po natin sa buhay, si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Mga kapatid, hindi yung jowa natin, hindi yung graduations. Yes, don't get me wrong ha, hindi po ako killjoy na, hindi naman pala yun eh. Hindi, wag na natin gawin. Hindi, wala po akong sinabing ganun. Okay, my point is mga kapatid, wag naman sana nating paabutin sa punto na habol tayo ng habol sa mga bagay na ito, tapos nakalimutan na natin ang Diyos na pinagmumulan talaga ng mga bagay na hinahabol natin na hindi naman natin maabutan. Habol ka ng habol, no? Hindi mo naman maabutan. Pero subukan mong lumapit sa Panginoon. Maniwala po kayo mga kapatid, yung mga hinahabol-habol mo sa buhay na hindi mo makuha, kayang-kayang ibigay ng Panginoon. Kayang-kayang ibigay ng Panginoon. Diba? Siguro, marami po dito alam na itong kwento kong ito, pero yung iba hindi pa. So, kukwento ko na din. Talagang mag-artista. Pangarap ko talaga yan. Okay po. Alam nyo po, may mga trainings na akong ginawa. Ang hirap pala. Ang hirap. Totoo po, ang hirap. Papa-actingin ka nang nakapikit ka. Yung pala, ako lang nakapikit. Say, I don't know. Pero ganun. Ang bira, alam nyo po mga kapatid, dumating na sa punto na parang, sabi ko, wag na nga lang. Tapos tinawag na po tayo ng Panginoon, ganyan-ganyan mga kapatid. Nakalimutan ko na yung pangarap ko. Nag-focus na ako sa pangarap ni Lord sa akin. Alam nyo po, isang araw mga kapatid, may mga pumunta dito, yung 700 Club. Panahon na yung 700 Club, nasa channel pa na hindi napapanood eh. Ganun? Sabi niya, Pastor, may isushoot sila rito, buhay ng mga youth po natin, ganyan. Sabi niya, Pastor, kulang kami ng tao, pwede ka ba? Alam niyo, walang isip-isip. Sabi ko, pwede ako dyan. Kasi nga, yung talaga gusto ko eh. Nakadalawa po ako ng ganun. Hambira, nakadalawa po ako doon, mga kapatid. Alam niyo po, tuwang-tuwa ako. Inaabang ko talaga napapanood. Biglang naalala ko, teka lang, ito nga pala yung pangarap ko. Pangarap ko lang naman talaga, makita yung mukha ko sa TV. Alam niyo po, biglang pinaalala sa akin ng Panginoon, dati hinahabol-habol mo yan, di mo maabutan. Pero nung ako yung inabol mo, naabutan mo. Naabutan mo, maniwala ka, I wanna encourage everyone, kapatid. Iuna mo si Lord. Iunahin mo yung plano ni Lord sa buhay mo. Ito po, maganda mga kapatid, yung mga pangarap mong nakalimutan mo na dahil inuna mo siya, si Lord hindi nakalimutan yun. Hindi nakalimutan ng Panginoon yun, mga kapatid. Andiyan pa po ba kayo? Okay, so dito mga kapatid, malalaman mong wise ka na kapag nabubuhay ka na para sa Diyos at hindi para sa iba. So pwede kang iwan na sakta ng iba, pero si Jesus ang pinakamatindi mong magiging kasangga. Kaya nga ang tunay na wise ay kay Jesus. Ano po yung dalawa na kailangan natin pang-address doon sa shallowness, mga kapatid? Number one is what? Abandonment. Pangalawa, achievement. And last po, mga kapatid, sabi dito, advance along the path of understanding. So number three po is advancement. Pakisabi nga po ng malakas, advancement.
So ito pong advancement na ito, itong understanding na ito, in Hebrew is ashar. Di ba nakakaasar kapag wala kang nakukuha sa buhay? Di ba? Andiyan ba po ba kayo? Ito, tag-ulan na naman. Ito, kanina nga tinestify ko to. Tag-ulan na naman. At malinaw naman sa akin, yung bubong po namin, may butas yun eh. Di naman kasi talaga siya parang hindi mo siya pagtutuunan ng pansin kasi hindi naman kami doon natutulog. Kaya lang, nakakainis po talaga kapag umuulan, malakas. Kasi tutulo, magbabaha doon sa kusi. Yung dirty kitchen po namin, kaya siya dirty kasi literal dirty. Dirty kitchen. Ganun po talaga, nandun yung dirty, dito yung kitchen namin. Ganun po talaga, sabi ko, alam nyo, inis na inis ako sa sarili ko. Sabi ko, pambira ka naman, Edward, puro spogi lang ang alam mo. Ito, ang tagal-tagal na neto, hindi mo man lang maayos-ayos. Ilang summer nang dumating, ilang bagyo na dumating, ganun pa rin. Inis na inis po ako, ashar na ashar po ako, maniwala po kayo mga kapatid, kasi bakit walang nangyari? Ang tagal, ang haba ng panahon na binigay sa akin ng Panginoon, walang nangyari. Sino po rito katulad ko masama din? Okay po mga kapatid, by the way, itong ashar na ito is understanding, ibig sabihin po nito, to guide on a way especially by going in advance, yung advancement. Kaya nga alam niyo po, we are so blessed na nandito po tayo sa church na kung saan pinahahalagahan po natin yung mga trainings. Di ba? Pinahahalaga natin yung mga, yung pag-usad, pagkaunawa natin. Noon, nakala natin yung Revelation 3:20 para sa mga unbeliever. Isa nga po ko doon sa nasave dahil po doon eh. Revelation 3:20. Di ba? Kakatok ako sa pintuan. Sino mo magpapapasok sa akin? Kakain ako sa pagkainan. Kasama sila. Isa po ko doon, ay kailangan papasukin ng Panginoon sa buhay. Yung pala, nung natuto na po tayo, hindi pala yun ina-address sa mga unbeliever. Sa mga believers pala yun. Try to imagine mga kapatid, buong kabataan ko is a lie. Malaking kasinungalingan. Biruin mo yan. Tapos yung siksik, ligil ka tumaapaw. Hampir, tagal natin ginagamit sa tithes and offering yan eh. Tapos hindi pala yan doon. Panukat pala yan. Kung anong klaseng panukat ang ginamit mo sa kapwa mo, yun din ang gagamitin sa'yo. Tagal natin ginagamit yun. Magbigay ka na, siksik, liglig at umaapaw. Shake it together. Running over. Hindi pala yun. Buti na lang. May advancement na nangyari. May pag-usad. Kapatid, huwag kang papayag. Huwag kang papayag na lumilipas ang araw. Walang nababago sa'yo. Huwag kang papayag na lumilipas ang oras, kapatid, na walang nagbabago sa'yo. Kung noon, I wanna challenge everyone, kung di mo pa natatapos ang Bible, tapusin mo Bible, basahin mo yung Bible. Kapatid, baka kilala natin yung member ng BTS, pero yung pag-disciple Lord, di mo kilala. Baka alam mo, paano namatay si Fernando po, pero yung mga disciple, baka si Jesus, di mo alam paano namatay. Magkaroon tayo ng advancement. Sa Hebrew po, okay, alam niyo po, sabi dito, ang next move, marami daw po ang hindi nagtatagumpay sa buhay o hindi makapag-move on sa advancement kasi po, mali yung next move nila. Mali yung next move, galing sa breakup. Anong next move? Pasok ulit sa relationship, kahit nasasaktan pa, kahit di pa ready. Di ba? Nag-iipon, anong next move? Punta kay Aling Guring. Sino ba yun? Iipon ka, mambihira yan. Tapos, ang tinitignan mo, puros mga panggastos. Mali yung next move. Magtitino ng buhay, magtatanggal ng bisyo. Kapatid, ano yung next move? Mali. Hindi nakakatulong. So, importante po mga kapatid, meron tayong, sa advancement, meron tayong mastery. Pakasabi nga po, mastery. Dapat meron kang, alam mo yon yung kayang-kaya mong gawin. Minamaster mo talaga. Gusto po nating umusad. Trainer po namin, kami po ni Bishop Julius, sabay po kaming tinuruan sa mga instruments. Ang tendency, ako noon, hindi ko lang alam ha, pero ako noon, sobrang tuwang-tuwa ako sa mga instrument eh, na hindi ako mapakali na isa lang yung hinahawakan ko. Nakita nung mentor namin, sabi sa akin, Edward, ano ba talagang gusto mong gawin? Ano ba talagang gusto mong instrumento? So pag-isipan mo, huwag ka munang humawak dyan, sabi sa akin, huwag ka munang humawak dyan. Pag-isipan mo muna, ano ba talagang gusto mo? Alam niyo po, kaya walang advancement na nangyari sa atin kasi hindi malinaw sa atin, ano ba talagang gusto natin? Lahat, iniikot ko. Ang bihira yan. Maganunin ko yung keyboard.
Parang iba yun. Saan ba yung camera? Gaganunin ko yung keyboard, papaluin ko yung drums, alam mo yon. Tapos lahat yun, kaya kong tugtugin. Pero hindi ko alam tugtugin ng magaling. Kaya ang dami po nating alam sa buhay, pero wala tayong ginaling sa buhay. Bakit? Kasi di mo master eh. So nakapag-decide ako, di po magbe-base ako. Base ako, base ako. So inayos ko yon, hinusayan ko, pinag-practice ko talaga, then tsaka niya na ako pinayagan. O sige, humawa ka na dyan, arali mo na yung iba. Kasi may master ka na, mayroon kang major instrument. Mga kapatid, so kung gusto natin ng advancement, dapat malilo sa atin, ano ba talagang gusto mo? Pagdating ko po dito, malilo sa akin, magpapastor ako. Pero ang una kong hinawakan sa pulpitong ito, bass. Sabi sa akin ni pastor, ano ba talagang gusto mo? Pastor ka ba talaga? Tutugtog ka. Pastor po, huwag ka na tumugtog. Huwag ka na tumugtog. Bigay mo na sa iba yan. Malinaw po yun. Dapat masterin, master your craft. Ano ba talagang gusto mo? Gusto mo na ba talagang mag-asawa? O ayaw mo pa? Gusto mo ba talagang maglingkod kay Lord? O ayaw mo? Kapatid, pangalawa is maturity. O sabi nga po, maturity. Age cannot guarantee maturity. Hindi porkit matanda ka na, mature ka na. What can ensure that you achieve a mature outlook to life is a willingness to learn from your experiences and pursue maturity. Alam niyo po, kaya maraming mga mabababaw, mga kapatid, kasi hindi natututo. Hindi nagmamature. No, kaya hanggang ngayon, nagtatampo pa rin dahil hindi lang nabati ng birthday nila. Paano ka babatiin? Tinago mo yung birthday mo sa Facebook account mo. Tapos nagagalit ka, wala man lang nakaalala. Tinago mo eh. Entindi no, yun ang basihan ng, hindi pastor, hindi ako importante sa'yo. Hindi mo alam, hindi mo memorize yung birthday ko. Dami-dami kong imememorize eh. Nadagdag ko pa yung birthday mo, baka pwedeng iba na lang. Birthday nga ng anak ko, nakakalimutan ko eh. Ako lang naman po yun, kasi masama naman po ako talaga. ako lang yung masama dito. Mga kapatid, pero kung yun lang yung, alam mo yun, kung yun lang yung basihan natin ng hindi ka importante sa akin, kapatid, ang babaw nun, mag-mature tayo. Okay po, ang babaw, ambon lang, di ka napasimba, ang babaw nun, kapatid. Kami po, lumaki po kami sa ministry na hanggat hindi hanggang dito ang baha, tuloy ang gawain. Totoo po yun. Hanggat, nakapag life group na po kami, nakatungtong kami sa upuan eh. Naka-life group kami, tungtong sa upuan. Kasi nga, ganon kami nasanay. Turo sa amin, hanggat hindi hanggang dito sa ilong ninyo, yung baha, tuloy ang gawain. Mga kapatid. Eh, salamat sa Diyos, nakaka-mature. Na hindi kami basta napapahinto, eh, ambon lang yan eh. Ambon lang yan. May nagsasaksakan nga, tumutuloy pa rin ako. Eh, bakit? Ang turo sa amin, itigin nyo lang pag hanggang dito. So, ibig sabihin, kahit saksakan na yan, tumuloy kayo. Eh, ang turo sa amin, ang bihira yan. Sabi ko, Lord, baka naman pwedeng itigil na rito. Hindi, dapat hanggang dito. So, tuloy. Di, totoo po yun. Totoo yun, ang bihira. Ang dami na pong na-encounter sa ministry na ganyan. Ito, nakaka-mature. So, hindi porkit matanda ka na, mature ka na. Mga kapatid. So, hayaan po nating turuan tayo ng Panginoon, dumaan tayo sa mga trainings, mga kapatid. Don't allow your emotions to overpower your intelligence. Maniwala po kayo, mawawala ang iyong katinuan kapag ginain ka ng iyong nararamdaman. Ang dami na pong ganyan. Ang dami na pong ganyan. Nung tumibok ang puso. Di ba? Nung tumibok ang puso, huminto naman ang isip. Okay po, dito na papasok ang kalokohan, kasalanan, kapahamakan. Mga kapatid, so this Proverbs tells us that sometimes the best way to get things done is to slow down. The time it takes to understand an issue as far less costly than the time it takes to repair wrong course of action. So huwag po masyadong magmadali para hindi po tayo nagkakamali. Hayaan po natin mag-mature. Di ba sa investment ba yun? Yung maturity? Di ba? Kapag nag-i-invest ka, importante yung marunong ka mag-antay ng maturity ng in-invest mo. Eh. Kasi nakadepende sa maturity ng in-invest mo, yung kita mo. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Huwag tayong, Lord, ngayon ka palang nag-pray. Di ba? Ngayon ka palang nag-pray. Lord, ang tagal naman. Eh, kaka-pray mo palang. Kaya naman ni Lord ibigay sa'yo agad yan. Kaya lang ang tanong, pag binigay ba agad sa'yo ng Panginoon, ma-handle mo ba ng tama? Ang dami ng sinira ng so-called blessing. Akala nila blessing. Yung pala, hindi. Kasi hindi kayang i-handle. Mga kapatid,
Okay po? Kaya nga importante yung maturity. So huwag masyadong magmadali para hindi po nagkakamali. Tandaan, ang pinakamagandang kapartner ng kilig ay hilig sa paglago. So don't just go there to grow, mga kapatid. So importante advancement. Again, I wanna challenge everyone, evaluate yourself. Evaluate yourself. Kumusta ka po ngayon? I hope and I pray na huwag nating tapusin itong taon na ito. Ilang araw na lang, lalabas na naman si Jose Marichan. Okay po, sana may nagbago po sa atin. Sa mga katulad kong naglilingkod sa Panginoon, lahat po tayo, sana may nadagdag sa'yo. Sana may natutunan ka sa taon na ito. Sana may natanggal po sa atin. Sana may advancement na nangyari sa atin. Amen po? So how can we address our shallowness? Number one is what? Abandonment. Number two, achievement. And number three po is advancement, mga kapatid. So tatayo po tayong lahat ngayong oras na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on, malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Sabi po dito again, leave the ways of fools. If you do, you will continue to live. Do what wise people do. Ngayon pong oras na ito, we will do what wise people do. Ano po yun? Lalapit po tayo sa Panginoon. Lalapit po tayo sa Panginoon dahil isang malaking kahangalan ang hindi pagkakilala sa Diyos. Isang malaking kahangalan na abot kamay mo na ang Panginoon pero pinakawalan pa natin. Isang malaking kahangalan, kapatid, yung nakay Lord ka na, nawala ka pa. So ngayong oras na ito, we will do wise people do. We will call upon the name of the Lord. Isang malaking kahangalan, yung alam mong si Lord lang makakatulong sa'yo, di pa natin in-acknowledge yung tulong ng Panginoon. So ngayong oras na ito, wanna invite everyone, if this is the cry of your heart, Lord, sinasabi mo, gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Kailangan po natin ng Panginoon sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Alam ko po, alam nyo na ito. But kung matagal mo nang ginawa ito, pero malino sa'yo, Lord, di kita na seryoso. Ito na yung pagkakataon mo. Hindi sa lahat ng oras magagawa po natin ito. Kaya if I were you, kapatid, tonight, huwag mong palalagpasin itong oras na ito. Huwag mong palalagpasin itong pagkakataon na ito na magkaroon ng maayos, magandang relasyon sa Diyos. Now, can you say this prayer with me? Sabi mo, Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Ngayong oras na ito, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At hindi na ako lalayo pa sa'yo. Ito pang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kapatid, kung pinanalangin mo yung panalangin niya, I want to congratulate you. Yan ang ginagawa ng mga wise. Malapit sa Diyos, tumatawag sa Panginoon, humingi ng tulong sa Diyos. Now tonight, we will end this celebration. Nakukonek tayo sa Panginoon. Aayusin natin yung mga bagay na alam natin, naging problema natin. Hindi tayo dinala sa pagkalalim. Manatili po tayo sa presensya ng Diyos ngayong oras na ito. Kung meron kang sitwasyon ngayon sa buhay mo na alam mo, sorry, ito yung dahilan bakit hindi ako lumalim. At the count of three, sabay-sabay po tayo magtataas ng kamay. Aawit ang ating worship team. We will give it up to the Lord right now. 1, 2, 3. Come on. Shut up in my bones. I want the world to know you are God. With a passion burning deep within, I want the world to know that you live. Come on, give it to Jesus right now. Ano yung kailangan iwan? Let your presence come and saturate every part of me.
your spirit, come and move within. Fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. Once again, Jesus, I'm desperate. All I want. Don't be desperate. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing. Kung manatili pong nakataas ang ating mga kamay, ngayong oras na ito, we will address shallowness. Father, in the name of Jesus, Lord, we come before you right now with a humble heart, humble spirit, Lord. We acknowledge you in our life. We believe, Lord, that without you, we are nothing. Patawad, Panginoon, sa mga araw na hindi ka namin sinama. Patawad, Lord, sa mga araw na hindi ka namin inuna. Pero ngayong oras na ito, Lord, this is the beginning of our new story. This time it will be different, Lord. This time, Lord, di ka na namin ipapahiya. This time you will be proud of your children. In the name of Jesus, God is setting you free. Sa shallowness na yan, inaalis ka niya ng Panginoon. Come on, receive your freedom. Right now, receive your freedom. God is giving you back the passion. God is setting your hearts on fire. Binabalik yung gana in the name of Jesus. Lord, pinapalaya mo kami sa karamdaman. Receive your healing. Pinapalaya mo kami sa kahirapan. Receive God's provision right now. Inaalis po yung mga galit, Panginoon. Binibigyan mo kami ng kakayahang magpatawad at magmahal. Lord, we receive restoration right now. In the name of Jesus, Lord, binubuksan niyo po yung aming mga paningin. Kung paano mo kami tinitignan, ganun namin nakikita ang aming sarili, Panginoon. And tonight, you're giving us the courage to step up, Lord God. Lord, we receive advancement, Panginoon. Hindi na kami matatakot tumakbang. Dahil alam namin, Panginoon, bago pa kami humakbang, nandoon ka na. Nandoon ka na. Nakaabang, nakaalalay, nakasuporta. That's what you are. You are our support. You're like a flood. Come on. Inside to rid me now. You are. Yes, come on, declare it, Lord. You're all that we want. You're all that we want. You went and sweep throughout this place. You are we want. Declare, we're desperate for you, God.
Wala na kaming ibang hahabulin. Wala na kaming ibang hahanapin. Wala kaming ibang nanaisin, Panginoon. Kundi ikaw lang. Come on, without the instrument, minsan pa. People of the Lord, declare it. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm hungry for you. Make it your personal prayer. Come on, once again. Lord, you are. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo ngayong gabing ito. Indeed, God, we are blessed. Yes. We are successful, Lord, because of you, God. Lord, if we have you, we have everything we need. Salamat po. Salamat po. Sige po, palakpakan po natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Come on, mas malakas pa dyan para sa Diyos na buhay. More, let's clap our hands, yung palakpak na excited na magbalik at magbigay kay Lord. Amen. Okay, so speaking of excited, ano yung emotion mo pag itong time na to, okay? Pag giving time na, what is your emotion? Are you excited? Yes, amen. Sis narinig ko, you are excited. Okay, you know what? Giving and returning our tithes and offering to the Lord is one of the exciting part na ginagawa natin every Sunday. Aside on worshiping to our God and listening to the Word of God. Why? Because we are activating our faithfulness and practicing our stewardship. Alright, so let me read to you this verse at pwede nyo po akong sabayan. Pakikuha po yung mga envelope sa ating harapan. Nandyan po yung ating verse, okay? And let's read natin na sabay-sabay. Okay. So hawak nyo na po ba? Nandiyan sa may, sige, iharap nyo po or nasa kabilang side? Okay. So sabi dyan, from Malachi 3:10 says, bring the whole tithe in the storehouse that there may be the food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Amen. Are you excited when God says He will pour out so much blessing that He will not have room enough for it? Amen ba? Yung hawak nyo na envelope na yan, maliit pa yan para sa ilalagay ni Lord. Pwedeng yung bag nyo, yung bulsa nyo, yung bahay nyo ang paglalagyan ng blessings ni Lord. Kasi sabi nun, di ba? He will pour out so much blessings. Okay, so are you excited to give? Dahil hawak nyo na rin lang yung envelope na yan, lagyan na natin. Okay, so be excited. Alright, so alright, so let's close our eyes. Let's hold our tithes and offering at i-activate mo yung faith mo na yan. Taniman mo na rin, isipin mo na rin, yung pagbibigay mo na yan is para saan ba? Lagyan mo na ng pangalan yan, okay? This giving, this tithes, This is my faithfulness, okay? So dahil magbibigay ako, I pray for promotion. I pray for my provision. I pray for healing. I pray for, you know what? Kung ano yung pinagpipray mo, God, nade-discern ni Lord dyan, alright? So, amen. So, let's close our eyes and let's pray. Father in heaven, God, thank you so much for the strength na binibigay mo sa amin for the whole week. Salamat, Lord, dahil meron kaming resources na every Sunday nagbabalik kami, nagbibigay kami ng aming tithes and offering, O God. Lord, salamat dahil nakakapunta kami ng church on the ground, physically, online, nakakapakinig, Panginoon. Bagkos, Panginoon, kahit anong weather condition, O God, Lord, still
nagiging faithful, nagiging malakas kami na nananambahan sa iyo, O God. Lord, salamat po. At sa aming pag-uwi, ingatan mo po ang bawat isa. We are excited to give dahil excited kaming makaka-receive ng blessing and so much blessings from the Lord. Amen and amen. Thank you, God. And you may now give your tithes and offering. Tayo na po tayong lahat. At praise the Lord. Let's continue to bless the Lord, mga kapatid, sa pamamagitan po ng mga binago nating buhay. So wag po nating hayaan na yung mga wisdom, mga words of wisdom, word of God na narinig po natin ngayong gabi ay nakawin po ng kalaban. So wag kang papayag. Magbantay po tayo ngayong isang linggo na ito at i-share po natin yung mga natutunan po natin sa mga kasama po natin, sa mga mahal po natin sa buhay, at pag-pray po natin sila, pilitin po natin madala po sila sa paanan ng Panginoon. Amen po. So once again, let us give thanks to the Lord ngayon pong oras na ito before we end the celebration. Lord, salamat po, Panginoon. Minsan pa, Holy Spirit, thank you for your presence. Indeed, Lord, you are blessed because we have you. Alam po namin, Panginoon, that all things work out together for good for those who love you, God. So ano man yung mga sitwasyon namin ngayon, Panginoon, gusto namin itong tignan bilang plano mo, Panginoon. Bilang preparation sa mas maganda mong pagdadalhan sa amin, Panginoon. Di kami aangal, di kami magre-reklamo, magtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Salamat po sa kagalingan, restoration, kaligtasan na pinaranas mo sa amin ngayong gabi. Indeed, God. Uuwi kami ng tahanan namin, buo kami, Panginoon. Uuwi kami, Panginoon, may kapayapaan at matibay kami, Panginoon. Tigit sa lahat, pinagpala at ligtas. Salamat po. This time, itataas po natin ang ating mga kamay and we will receive this blessing coming from the Lord. So right now, people of the Lord, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, receive all this blessing. Lahat po magsabi ng malakas na. Amen. 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 God bless you po. Patiin po natin yung isa't isa. Put your hands and shout, the Lord is with us now. Lift up your voice and sing, He is holy. Lift up your hands and shout, the Lord is with us now. Lift up your voice and sing, He is holy. So breathe on us, holy fire fall. Come and fill this place with your presence. Like a rushing wind, send your spirit here. Rain of heaven, rain on us. So breathe on us, holy fire fall. Come and fill this place with your presence. Like a rushing wind, send your spirit here.
Thank you.